Willie Revillamin nagsalita na sa kanyang programang Wawa Willie hinggil sa kinalabasan ng hearing sa kasong child abuse na dati pang isinampa sa kanya. Marso taong 2011 ang masangkot sa isang kakaibang iskandalo ang kapatid host na si Willie Revillamin matapos niyang pahintulutan ng isang batang contestant na magsayaw ng body wave move sa nooy programa niyang Willing Willie. Sabot sa ring reaksyon ng lumutang at iba't ibang mga grupo rin ang di kalaunay nakisawsaw sa issue at naghain ang kanilang mga reklamo laban sa batikang host at sa programa nito dahil di umano sa hindi akmang pagpapasayaw sa nasabing batang contestant. At kasama sa mga naghain ng reklamo, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kasong isinampa ay paglabag di umano sa Republic Act 7610 o mas kilala bilang Anti-Child Abuse Law na nito lamang nakaraang May 27, 2013, opisyal nang nairaffle at napunta sa sala ni Judge Roberto Benaventura ng RTC Branch 86. Sa halos dalawang taong itinakbo ng isyong ito ay mariing itinanggi ng kampo ni Willie na may basihan ang reklamong isinampa laban sa host. Tahasan din nilang pinabulaanan na may paglabag sa batas na naganap at tanging ang programang Willing Willie lamang ang siyang na-single out sa ganitong issue sa media. At kahapon sa kanyang programa na Wawa Willie, bago naganap ang hearing ay muling naglabas ng saloobin ng host na matagal nang pinupuntirya ng mga intriga at naiipit sa matinding pagragasan ng mga kontrobersya. Ang kaso ko po ay child exploitation. Ipagdasal nyo na lang, sana madismiss. Kung di madismiss, may arraignment. Mayroon po akong warrant of arrest. 2 years ago to, ha, bigla ho akong kinasuhan ng child exploitation. Hindi ko ho alam bakit timing na timing. Doon may mga problema yung iba, eh ako ho ngayon na kinasuhan. It's about time na malaman nyo kung anong ginawa ko sa pamilyang to. Kasi ho, walang tumulong sa pamilyang ito. Nagkaroon sila ng problema at dinamayan ko sila at hindi ko sila binitawan. Kayong lakas ko, kayo ang kasama ko, pagdasal nyo na ito'y madismiss. Pag hindi ito na-dismiss, ang alam ko to, 6 to 8 years ang kulong. Kumakulong ako, di doon tayo mag-show. At ayun, alam ko naman sa akin yung ibibigay. Kahapon nga, di ba, ng hapon ay pansamantala siyang umalis sa kanyang programa para dumula sa unang pagdinig ng RA 7610, ang kasong isinampa ng DSWD sa kanya. Ang hindi alam ng ating mga kababayan, sa isang panahon na nakaladkad ang pangalan ng pamilya Suwan, lalo na ni Janjan, siya ang tumulong doon, kumuha ng house and lot para sa kanila, binigyan ng pangkabuhayan showcase yung ama, binibigyan ng monthly na tulong dahil sa sobrang awa sa pamilya na biglang nabulabog dahil sa isyong ito. Nakakalungkot kasi 2 taon na nakararaan ito. Heto at para siyang binuhay na bangkay para pag-usapan na naman. So hindi pa tapos? Hindi pa. Unang pagdinig pa lang. So ibig sabihin nun, Nay, mahaba-haba pa. Mahaba pa, tatak. Ito naman po, mga kapatid. Naging mainit naman po ang palitan ng salita sa kampo ni Nadia Montenegro at Annabel Rama sa panahon ng kanilang hidwaan. Nagulat ang lahat dahil nagkasundo na rin ang magkabilang kampo. Ang kwento, eto, panoorin nyo. Isang pagkakaibigang humantong sa matinding bangayan. Isang ugnayang nauwi sa demandahan. Ito ang matagal ng alitang talaga namang pinag-usapan at pinagpistahan. Annabel Rama versus Nadia Montenegro. August 2011. Hindi nagkasundo si Nadia at Annabel kaugnay sa komisyong dapat makuha ni Annabel mula sa pagmamanage sa anak ni Nadia na si Ina Asistio. Hindi nagtagal. Lalong lumala ang hindi nila pagkakasundo dahil sa pagpapalitan nila ng maanghang na salita laban sa isa't isa sa Twitter. Umabot pa yon sa puntong pinull out ni Nadia ang 2 pa niyang anak na babae sa ilalim ng management ni Annabel. Humantong pa ang issue sa demandahan ng maghain ng mga kasong child abuse, oral defamation at falsification of public documents si Nadia laban kay Annabel. Hindi nagpatalo si Annabel kay Nadia, kaya naghain rin siya ng mga kontrademanda laban dito. Kabilang na doon ang di umano'y attempted kidnapping dahil sa pag-iimbita sa kanya sa presinto ng walang warrant of arrest at theft dahil sa hindi raw pagsasauli ni Nadia ng mga hiniram na gamit. Sinampahan din niya ng mga kasong perjury at forgery ang nag-pull out niyang talent na si Ina Asistio. April 2012. Ibinasura ang kasong child abuse laban kay Annabel dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. June 2012.
Ibinasura rin ang kasong falsification of public documents na isinampan ni Nadia laban kay Annabelle. Sa naging takbo ng alitan nilang dalawa, marami ang nagakalang hinding-hindi na ito matutuldukan pa. Pero noong June 5, 2013, nag-ibang ihip ng hangin matapos ang mala-teleseryeng bangayan nila. Nadia Montenegro at Annabelle Rama nagkabati at nagkaayos na. Ayon sa Twitter account ni Annabelle, I didn't expect anything kung anong mangyayari sa aming pagkikita ni Nadia. Pareho kaming good mood at niyakap niya ako at sumunod naman si Ina at si Aliana. Siyempre, lumambot ang puso ko. Ganun lang kabilis. Ayon naman sa Twitter account ng nakabati niyang si Nadia, nag-lunch kami at napag-usapan namin ang tungkol sa case. Parang walang nangyari at back to normal ang kwentuhan. Nag-sorry siya, nag-sorry din ako. At doon, natapos ang almost one year naming mala-telenovelang tampuhan. Sa pinakabagong kabanatang ito sa pagitan ng dalawa, maraming katanungan ang naghahangad ng mga kasagutan. Ano nga ba ang tunay na eksena na nangyari sa kanilang pag-aayos? Ano na ang estado ng mga kasong isinampan nila laban sa isa't isa? Muli pa kayang manumbalik ang lalim ng dati nilang pagkakaibigan? Ito at ang iba pang nagiinit na katanungan, bibigyan na ng kasagutan ora mismo. Nadia Montenegro, live! At kasama nga po namin ngayong gabi sa ang latest, mga kapatid, ang ina po na laman ng mga pahayagan dahil sa magandang balita, Miss Nadia Montenegro. Magandang gabi sa iyo. Good evening, Nadia. Magandang gabi sa iyo. At the fine dalawa, we're just spectators yes, here. We watch. You know? Kasi, direct kong mga kapatid, tumatawid sa akin yung emosyon. Kasi, huli kaming nagkausap ay 2008. Uh-huh. 2008. Limang habang taon. Yeah, 5 years ago. Nag-text siya sa akin November 4, 2012. Text lang kami. Kanina lang kami talaga nagkita pagpasok niya sa studio. So from 2008, in between that time and now, hindi kami nagkita, hindi kami nag-usap. Walang communication whatsoever. Pero nakatext kayo. Nung November 4, last year. Noon lang. Noon lang nagkaayos na. Hindi, yun nga lagi kong inaano yung pagninya ng tawad. Sabi ko sa kanya, huwag mong iniisip yung ikaw lamang ang humihingi ng kapatawaran sa akin. Sa dalawang taong hindi nagkakasundo, dalawa kayo na mayroong kulang. At ako, humingi na ako din sa kanya ng pagpapatawad sa mga pananakit na nagawa ko rin sa kanya at sa mga anak niya. Kaya doon kami nagkasundo sa gitna. Okay. Yun, di ba? Ganun lang yun. Ganito, this is what we always say pag may na may nire-report tayo na nagkakahidwaan. We always say it'll just take some time, yeah. and that time does come. God gives you the timing, yes. when it should happen. And you know it's right. Yes. Si Rebo, ang aking anak ay anak ko na napakalaki ng utang ko, anak. Si Rebo, kailan man ay hindi ko sinabihan na ang ninang mo ay hindi mo na ninang mula ngayon. Ang taon-taon niyan, tinatanong niya sa akin si Nadia kung magkaayos na kami. Isa siya sa mga unang-unang dumating sa binyag ng anak ko. Sila ni Chris Aquino. Oh. Diba? Hi, Rebo. Ayan, mahal siya ni Rebo. Kakain tayo soon. Nakin ang utang ni Babawi Ninang. Tayo. Hindi. So, Nadia was in the same circumstances with Tita Annabelle? I mean, what brought about this yung kay Tita Annabelle? Yung kay Tita Annabelle kasi, like in court kasi, we'd see each other very often, no? So, mahirap kasi iba yung mood ni Tita Annabelle, iba yung pero I felt something really iba yung pakiramdam ko nung araw na yun nung June 5. June 5, iba yung pakiramdam ko nung araw na yun. May parang nasasabi ko lang sa mga anak ko, kasama ko si Isa, si Ina at saka si Yana. Sabi ko lang, pag nakita niyo si Tita Annabelle, ngitian niyo. Which never ko naman ginagawa dahil parati kong iniiwas yung mga bata. Pag may hearing, pwedeng hindi ko na lang isama, wag na lang, pero yung iba talagang gusto kong samahan. Nung time na yun, dahil siguro, ewan ko, iba kasi pakiramdam ko, galing siya sa talo. Yeah. Tama. Yeah. I've been there eh. We all know how it feels to lose. Natalo si Boy noon, napakasakit. Natalo rin ako, napakasakit. Kaya alam kong kahit ano man yun, bilang tao, may pinagdadaanan ngayon yun. So sabi ko, isa yun sa mga senyales na pumasok sa puso mo nung makita mo siya. Naisip ko lang yun kasi syempre, everybody naman, alam natin na tumatakbo siya, na ganito. At ako din, syempre, hindi rin sa araw-araw, kasama rin siya sa buhay ko dahil di ba, na hindi mo kahit ayaw mo malaman, nalalaman mo lahat na nangyayari din sa buhay niya. So, ayun, yun lang naisip ko. And then, eksakto, pagpasok naman niya, iba rin.
iba rin yung aura, iba rin yung ano, at maliban doon sa pinagdasal ko talaga na sana tapos na, tiyempo lang talaga ang inaantay ko noon. Kaya alam ko yung araw na yun, yun na yun. Dahil nung sabi niya, "Hi, attorney," tapos tumingin siya sa mga anak ko, ngumiti siya. Ngumiti din yung mga anak. At syempre, before that din, yung mga abogado niya at abogado ko, merong compromise agreement na nangyari, and we knew that it worked out fine. Nandun yung gusto ko, nandun din yung gusto niya. So, alam kong okay na. Parang ifa-finalize mo na lang. So, yung mga kasong isinampan nyo laban sa isa't isa, lahat yon mawawala na. Opo. Burado na. Okay, oh, that's good. Nakapirmahan na kayo. Opo. Kahit sa korte, nag-sumumpa ka na? Opo. Ooh. So it's done. It's a done deal. Yeah. 26 cases po lahat yun. It's a happy ending. Oh my God. Sa Caloocan, sa Makati, sa Quezon City, sa San Juan. Okay na po. My children are free. Yun lang po ang hiningi ko magmula nung umpisa na i-release yung mga anak ko. Nakuha ko po yun. Si Tita Annabelle din. May mga nandoon na siyempre confidential na hindi rin namin pwedeng sabihin na hiningi rin niya na masaya kami nga. Ibinigay nyo rin. Oh, give and take naman po talaga yun. Kumbaga, compromise. Mas marami pang mainit na pag-amin mula sa ating panauhin. Susunod yan dito lang sa Ang Latest!